Ang Pasko raw ay para sa mga bata at patunay nito ang tradisyong nakagawian ng kabataan na manghingi ng aginaldo sa kanilang mga ninong at ninang ngayong Pasko. May news to go si Leigh Alves live. Leigh. Kara, alam mo, maaga pa lang may mga paslit ng nakagayak at handa ng mamasko. Unahin muna raw ang ng iba ang pagsisimba bago mag-ikot sa kanilang mga ninong at ninang. Pero hindi namang hindi lang sa mga ninong at ninang hihingi ng aginaldo. Kakatok daw sila sa mga bahay-bahay at mamamasko. At hindi lang mga bata ang namamasko, may mga matatanda ring nagkakaroling. Karamihan may mga bibilhing gamit, meron namang gagamitin ng pera pang pasyal. Ilan lang ang nagsabing isi-save nila ang mapapamaskuhan. Ayon sa isang financial coach na ating nakapanayam kamakailan, magandang sa murang edad ay turuan na ang mga bata ng kahalagahan ng pag-iimpok. Maaari raw na magtira ng bahagi ng aginaldong matatanggap ngayong Pasko. O Teresa, anong gagawin mo sa mapapamaskuhan mo? Bibilin po ng bike. Ikaw? Crispy. Mag-iipon po ako tapos bibili po ako ng tablet. Wow. Wala pa po kasi akong tablet eh. Iipunin ko po tapos bibigay ko kay mama. Papabili ako ng lero kay mama. Okay. Sino pa? Ikaw, anong gagawin? Yes, Kara, dito nga sa may simbahan, no, dito lang sa Sacred Heart, ay marami tayong namamata ang mga pamilya at kasama yung mga kanilang mga anak. At magsisimba muna raw sila bago mag-ikot sa kanilang mga ninong at ninang. At nakilala natin dito ang batang si Kit Kat. Merry Christmas, Kit Kat! Merry Christmas! Anong gagawin mo kapag may nagbigay sa'yo ng pamasko mamaya? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa mapapamaskuhan mo mamaya? Yung money. May gusto ka bang bilhin? Wala. Okay, save mo na lang pag may nagbigay sa'yo. Okay, Kara, yan muna ang latest. Merry Christmas sa inyo dyan. Maraming salamat, Leigh Alves, at maligayang Pasko sa iyo.